Hi everyone, it's me, Andrea, and welcome or welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung aking honest review sa paggamit ko nitong Beauty Vault Glass Skin Essentials Whitening and Maintenance Set. 2 weeks ko itong ginamit, guys, and ngayon i-share ko na sa inyo yung mga na-experience ko and honest review ko sa paggamit nitong product na to. But before we start, guys, please like this video and don't forget to subscribe to my channel. And without further ado, let's get started. Okay guys, bago ko mag-start, disclaimer lang, hindi porket PR package to sa akin ng Beauty Vault is puro positive lang yung sasabihin ko. Magiging honest pa rin ako sa video na to and sasabihin ko pa rin sa inyo yung hindi nag-work sa akin and yung hindi ko nagustuhan. And kung ano yung mga nag-work lang talaga sa akin. And bago ko ginamit itong mga product na to or itong maintenance set na to, nag-patch test muna ako. Yun naman yung palaging first step, magpa-patch test ka muna bago ka talaga gumamit ng rejuvenating set or maintenance set. So yung toner nilagay ko dito sa likod ng tenga ko and naghintay ako ng kinabukasan. So wala naman siyang naging effect na alam nyo na yung parang naging allergic reaction sa skin ko, kaya ginamit ko siya. And now, i-share ko na sa inyo yung laman muna netong isang whitening and maintenance set. May review rin ako ng rejuvenating set nila, guys. Check nyo na lang dito sa channel ko. Nandito lang yun. Lalagay ko lang din sa screen if hindi nyo pa napapanood. And ayun, unang laman nito is itong whitening kojic soap. As you can see naman, kalahati na siya. Alam ko marami sa inyo gumagawa ng way na to na kinakot yung soap para mas tipid, diba? And kasi madaling matunaw itong mga kojic soap sa mga maintenance set or sa mga rejuvenating set. Kaya mas tipid yan and mas matagal siyang magagamit kapag hinahati-hati. Next is merong whitening rejuvenating toner. Itong toner kalahati na lang din siya. So, ayan, normal toner. Pero iba yung itsura ng toner na to, nitong maintenance set. Compared dun sa rejuvenating set. Yung toner kasi doon is yellow yung color. Ito kasi white. As in, parang tubig lang siya. Pero yung amoy, same lang sila ng amoy. And inalis ko yung sunblock cream dito. Yung tinted sunblock cream. Kaparehas lang kasi nung formula doon sa rejuvenating set. And kung napanood yun na yung review ko about doon sa rejuvenating set, itong Beauty Vault, sinabi ko doon na hindi ko bet talaga yung tinted sunblock cream nila, yung formula, kasi hindi siya nagbe-blend sa skin ko. And kapag in-apply siyang ganyan sa skin, para siyang pambura, yung mugmug ng pambura na nagbubuo-buo. So hindi siya nagkumakapit, hindi siya na-absorb yung skin. Kaya binigay ko na lang kay mama kasi hindi talaga siya nag-work sa akin. So yon yung pinaka-ayaw kong product sa set na to, which is yung tinted sunblock cream. And kung masasuggest ko, sana baguhin nila yung formula kahit hindi na siya tinted sunblock. Sana kahit yung parang normal sunblock lang, ganun. And last is itong whitening rejuvenating cream. Ito, gusto ko yung formula nito. Kaya nag-stay to dito. And kita nyo naman, medyo kalahati na lang din siya. Kasi every night ko lang naman ito ginagamit. Bago ako matulog, after maghilamos, mag-toner, and then itong whitening cream. Pero guys, dahil inalis ko yung sunblock cream, meron akong pinalit na product. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo. Share ko muna sa inyo yung thoughts ko about sa soap. By the way, yung face ko right now is naghilamos lang ako, tapos nag-toner. And ayan yung skin ko. Diba, may dewy effect siya talaga. Glass skin kong glass skin. Ayan. Pati sa noo. Pero hindi siya oily. Talagang dewy effect lang talaga siya. And yun yung pinakaunang nagustuhan ko dito. Talagang yung nakalagay dito na glass skin essentials is glass skin talaga. As you can see, ayan o. So, eto yung soap. Nakita nyo naman, kalahati na siya kay... Siya. Kalahati na siya. And talaga nag-work siya sa akin. Hindi kasi siya mahapde. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Hindi makati sa face. Hindi rin ako nagka-pimples, which is yun ang pinakauna kong in-observe kung magkakaroon ako ng pimples. Kasi merong iba na tinutubuan ng pimples after gumamit nitong soap, gano'n, ng isang set. So ako, thank God, hindi ako tinubuan ng pimples. And isa pa, hindi siya nagbabalat. Kasi maintenance set na siya, in-expect ko na rin yun na hindi ito magbabalat. Kasi yung rejuvenating lang talaga yung nakakapagbalat. Itong maintenance set, pangpaputi na lang siya and pang-maintain ng pagka-glass skin, pagka-clear skin. So ayun, yun yung gusto ko. Yung again, hindi nagbabalat, hindi mahapde, hindi nakaka-pimples. Pero ang ayaw ko dito is nakaka-dry talaga siya ng skin sa face. Kapag after ko maghilamos, nadadry niya yung skin ko. Pero hindi siya yung nagbabalat na yung nag-dry tas magbabalat. Hindi.
okay lang sa akin yun na hindi nagbabalat. Pero yung nadadry, girl, hindi ko gusto yung pagiging dry niya. Kaya, nagbo-moisturizer ako. Ako kasi before, yung mga ginagamit kong products is yung mga facial wash na hindi nadadry yung face ko. Kaya hindi ko na kailangan mag-moisturizer. Kasi for me, medyo heavy rin yung moisturizer, yung maglalagay ka pa ng moisturizer. Kasi ako, yung go-to ko talaga is parang panghilamos tapos sunblock na. Pero ito, simula nung ginamit ko to, nadadry niya nga yung skin ko. Kaya gumagamit ako ng moisturizer. So, ang ginagamit kong moisturizer is yung Sika Smoother. Pero kung magtatanong kayo kung ano bang moisturizer yung dapat gamitin, any moisturizer will do naman, basta hiyang ka. And i-observe mo din kung magiging compatible yung moisturizer dito sa soap. Pero bago ako mag-moisturizer, guys, mag-a-apply muna syempre ako ng toner. And itong toner ng Beauty Vault Whitening Rejuvenating Toner, yung ginagamit ko. Bago mag-moisturizer, ito muna. So, after ko mag-apply nito, saka ko yung ilalagay. Ito namang toner, ang masasabi ko dito, hindi siya mahapdi sa face, hindi rin nakakapagpabalat, wala rin ako naging pimples. And itong dalawang to, effective siya sa pagpapalight ng mga dark spots sa face and mapalighten yung whole face and neck. Ina-apply ko kasi and pinanghihilamos ko yung soap sa face and neck. Tapos itong toner after maghilamos, face and neck ko rin ina-apply. Yung dark spots ko dito, sa previous video na Lux Organics update ko, mayroon pa akong dark spots dito, diba? Ngayon wala na. And yung mga tiny bumps ko dito, unti-unti nang nag-fade, iilan na lang yung natira, and yung dito wala na talaga. Ito namang sa noo ko, as you can see, meron pa rin naman. Pero unti-unti na rin siyang nagla-light. Ito, bakas to ng darks, blackheads. Buti na lang naalis yung laman niyan, kaya nangitim siya. And yung pinaka-ayaw ko lang dito sa product na to is nakaka-trigger siya ng blackheads and whiteheads. Ngayon, ang dami kong blackheads and whiteheads sa ilong. Buti lang may pantanggal ako dyan. Pero, masasabi ko talaga na itong dalawang to, effective, makaputi ng face and neck, and makalighten ng mga dark spots. And kung gusto nyong maalis yung mga dark spots nyo dyan, itry nyo to, guys. Perfect siya. Pero, mag-patch test muna kayo para malaman nyo kung mag-work siya sa inyo. Siyempre, hindi naman porket nag-work sa akin is mag-work na sa inyo. Iba-iba tayo ng skin type. Lalo na yung mga sensitive na skin type dyan, diba? Ako kasi combination, kaya umokay naman siya sa akin. And pagdating naman sa sunblock, inalis ko nga yung sunblock cream nila, diba? Ang pinalit ko is itong Bella Sun Expert Whitening Sunscreen with SPF 50. Sobrang nag-work to sa akin, guys, as in, kaya ito yung pinalit ko. Pero nung pinalit ko siya, guys, inobserve ko muna kung magiging okay ba siya, baka kasi magka-pimples ako kasi hindi siya compatible dun sa toner. Pero girl, nag-work siya sa akin and thank God, super nag-work talaga siya. Super love ko tong sunscreen na to. Kahit hindi pa ako nag-rejuvenating or maintenance set, ito na yung go-to sunscreen ko. Minsan lang ako mag-tinted sunscreen kapag aalis talaga yung parang may pupuntahan, ganun, kasi parang yun na yung foundation ko or BB cream. Pero kapag normal day lang, may mag-grocery lang, ito talaga yung super go-to ko. And tuwang-tuwa ako na nag-work siya kasabay nitong soap and toner nitong Beauty Vault Whitening and Maintenance Set. Kayo guys, ayun, again, kung may magtatanong na anong sunscreen po pwede kong gamitin, masasuggest ko to, pero hindi ko sure kung mag-work din sa inyo. Kung anong sunscreen ang meron kayo, again, any sunscreen will do. Parang yung moisturizer lang. Kung saan kayo hiyang yun yung gamitin nyo, pero i-observe nyo pa rin yung magiging effect nyo sa face nyo. Kasi baka mamaya hindi sila compatible. Kung magkaroon man kayo ng pimples, huwag nyo nang ituloy. Kasi baka masira palalo yung face nyo. And may disclaimer din kasi itong maintenance set na to. Sa ilalim na kapag nagkaroon ka ng irritation or hindi naging maganda yung result sa face mo, i-discontinue mo na siya, huwag mo na siyang gamitin kasi magiging malala pa siya. Yung iba kasi, di ba, kapag nag-rejuvenating set sila or maintenance set, kahit nakikita na nila na tumutubo yung mga pimples, tinutuloy-tuloy pa rin nila. Dapat pag ganun, guys, i-stop nyo na kasi lalala lang siya and kayo yung mahihirapan. I swear, mahirap siyang alisin sa face lalo na kapag dumami yung pimples. Alam nyo yan. So, kapag nakita nyo na hindi na nag-work, stop nyo na. Huwag kayong manghinayang sa pera. Mas manghinayang kayo kapag nasira yung face nyo kasi mahirap talaga ang alisin yung mga pimples lalo na yung pimple marks and dark spots. And last, guys, is itong Whitening Rejuvenating Cream. Ito, gustong-gusto ko yung formula niya kasi sobrang dali lang niya mag-blend sa skin, sobrang dali i-apply, na-absorb siya agad ng skin. Unlike dun sa tinted sunblock cream na namumuo lang siya sa face. Ito, sobrang smooth, hindi siya malagkit. And kapag gising ko sa umaga, girl, fresh na fresh talaga yung itsura ng face ko. And hindi siya malagkit, hindi oily. Sakto lang siya, parang powder finish pa rin yung
feeling ng face ko. Hindi siya yung alagkit, tapos pagising ko parang langis na langis yung mukha ko. Kaya gustong-gusto ko to. Overall, nag-work tong tatlo sa akin. And binago ko lang is yung sunblock cream, which is pinalitan ko nitong Belo. Pero overall, itong tatlong to, effective siyang makalighten ng face. Kita niyo naman yung face ko right now. Nagbibigay siya ng glass skin effect, dewy effect, na parang, ayun o, parang healthy-healthy lang yung skin. And nakakalighten siya ng mga dark spots, matutulungan niya kayo. And syempre, hindi naman agad-agad maaalis yung dark spots niyo. Ako kasi 2 weeks na alis siya. Pero syempre, girl, depende pa rin sa case ng dark spots na meron ka. Baka kasi sobrang itim talaga ng dark spots na meron dyan. And nag-e-expect ka na isang araw pa lang na light na niya. Syempre, tutuloy-tuloy mo and ubusin mo itong isang set para mas makita mo yung effect and para mas maging effective siya. Kailangan maging consistent ka rin sa paggamit. Araw-araw mo siyang gamitin. Morning and night. So, mas mabilis yung effect niya kapag consistent ka. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan niyo tong video na to. If nagustuhan niyo, please like and don't forget to subscribe to my channel. And thank you for watching and see you on my next one. Bye!